Kabanata 71 hanggang 80. Si Ronel sa bibig ni Jiang Ming ay isa sa mga dogleg na sumusunod sa kanya. Nagtataka na nagtanong si Charlie, bakit? Nasa iisang kumpanya ba si Ronel sa iyo? Panipik. Oo. Nakangiting sinabi ni Jiang Ming, si Ronel ay isa sa aking mga katulong. Tulad ng sinabi niya ulit kay Charlie, halika at tulungan mo ako. Hindi ko kailangan ng anumang karanasan sa trabaho mula sa iyo. Kailangan mo lang gumawa ng mga gawain at maghatid ng tsaa at tubig. Gayunpaman, ikaw ang pinakamahusay sa paglilingkod sa mga tao, isang buwan ng sweldo na 3,000, kumusta? Panipik. Magdala ng tsaa at magbuhos ng tubig. 3,000 buwan ng sweldo. Umiti si Charlie at sinabi, napakataas ng sweldo, hindi ko ito karapat-dapat, hindi pa rin ako pupunta. Tumango si Jiang Ming at matagumpay na sinabi, hindi ito tungkol sa paghihip sa iyo o pagiking sa akin. Maaga o huli maaari kang makakuha ng maraming pera. Dalhin bilang halimbawa si Ronel. Kung hindi dahil sa akin, mamatay na siya sa gutom. Panipik. Tulad ng sinabi niya na may isang mapanglo na hitsura, sa gayon, gumalaw ba ang iyong puso? Kung ang iyong puso ay gumalaw, sabihin sa iyo ang kaibigan, hanggat nagsasalita ako ng isang salita, maaari kang pumunta sa trabaho bukas. Panipik. Nang marinig ito ni Ronel, napahiya ang kanyang mukha, ngunit hindi niya ito panang-ahas na tanggihan ito. Narinig ang paanyaya ni Jiang Ming, umiling si Charlie at sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ngunit sanay akong kumain ng mga natirang labi, kalimutan natin ito. Mayroong isang matinding galit sa mukha ni Jiang Ming at pinindot niya ang kanyang galit at sinabing, Charlie, talagang tinanggap mo ang kabutihan ng iba bilang asno sa atay at baga. Mabait akong nagbibigay sa iyo ng trabaho. Ganito ang ugali mo, panipik. Sa oras na ito, nakita ito ni Tia Lena at nagmamadaling sinabi, oh sige, kayong dalawa hindi na nag-aaway. Ito ay orihinal na isang maligayang pagdiriwang. Napakaingay ninyong dalawa. Sa palagay ko hindi mo dapat kainin ang pagkain na ito, upang hindi matapos ang iyong pagkain. Naglaban ang dalawa, panipik. Sinabi ni Jiang Ming na nagdamdam, Tita Lena, sa totoo lang, ginagawa ko talaga ito para sa ikabubuti ni Charlie. Karaniwan hindi ako nagdadala ng iba upang kumita ng pera. Kung talagang nilapag niya ang kanyang katawan at lumapit at gawin nito sa akin, siguradong isasama ko siya. Maaari siyang kumita ng mas maraming pera. Panipik. Sa nasabing iyon, tiningnan ni Jiang Ming ang malaking tao at sinabing seryoso, lahat, dahil lumaki kaming magkasama, hindi na kailangan akong magsinungaling sa lahat. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ako ngayon ay isang direktor ng isang kumpanya ng pondo, ang aming kumpanya ng pondo, ito ay kabilang sa White Group. Panipik. Dapat narinig ng lahat ng nasa pondo ito. Napakabilis nitong kumita ng pera. Minsan 100,000 ang namuhunan. Sa susunod na araw ay nagiging 100,000 at ito ay magiging higit sa 200,000 sa isang buwan. Gumagawa kami ng mga pondo. Oo, mayroon akong maraming panloob na impormasyon, ngunit hindi ko kailanman isiwalat ito sa labas ng mundo, pabayaan maghanap ng pera sa iba. Talagang nakikita ko si Charlie na isang manugang na masyadong nakakaawa, kaya ipinakita ko sa kanya ang isang malinaw na paraan. Panipik. Pagkarinig ng madla nito, may nagtanong kaagad, Kapatid Jiang Ming, may pondo ka talaga. Maaari mo bang sabihin sa amin ang anumang panloob na impormasyon? Panipik. Nang makita na niloko ang lahat, tumango kaagad si Jiang Ming at sinabing, totoo na mayroon akong maraming impormasyon sa loob na nasa aking mga kamay. Gumawa rin ako ng pera mula sa loob ng impormasyon. Kung hindi man, hindi ako makakakuha ng isang Mercedes-Benz. Panipik. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Jiang Ming, ay, oo, sa totoo lang, mayroon akong higit sa isang kotse, mayroon din akong ibang kotse. Ang sasakyan na iyon ay medyo mababang key. Maaaring hindi mo ito narinig. Panipik. May nagmamadaling nagtanong, anong kotse? Halika at sabihin. Panipik. Umiti si Jiang Ming at sinabing, sikat na Phaeton. Matapos magsalita, kinuha niya ang susi ng kotse ni Phaeton ni Abner mula sa kanyang bulsa, tinapik ito sa mesa, umiti at sinabi, kapag nakita mo ang logo ng Volkswagen, maiisip mo na ang kotse na ito ay napakamura, at iisipin mo rin ito bilang isang pasat.
Binili ko ang kotseng ito dahil dito. Kung sa bagay, low-key ito. Panipik. Sa katunayan, nagdurugo ang puso ni Jiang Ming nang sinabi niya ito. Kabanata 172. Ang sinabi niya ay ang lahat ng kanyang personal na karanasan ngayon lang. Dahil hindi niya malinaw na nakita ang English ng Phaeton, at nakita lamang ang logo ng Volkswagen, naisip niyang pasat ito at nabunggo ito. Malungkot ngayon, may milyon-milyong butas, at hindi niya alam kung paano ito ay plug. Kung ang diskarte na naisip niya ngayon ay hindi may block, siya ay talaga ay makukumpleto. F**k. Si Phaeton talaga, panipik. Kinilala ng isang batang lalaki ang susi ng kotse ni Phaeton, nakita ang salitang W12 dito, at lumabo, ito ang pinakamahal na modelo ng Volkswagen. Ang nangungunang modelo ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Kilala ito bilang pinakamababang profile na sobrang marangyang kotse. O aking Diyos, kapatid, binili mo talaga ang Phaeton, ito ba ay masyadong mababang key? Panipik. Parating sa iisang sasakyan kasama si Jiang Ming at makita ang maraming tao bago at pagkatapos ng aksidente, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo hindi natural. Hindi nila inaasahan na maaaring direktang mailapat ng Jiang Ming ang bagay na ito sa kanyang sarili, at pagkatapos ay gamitin ito sa pagmamayabang. Gayunpaman, lahat sila ay mga binti ng aso ng Jiang Ming, kaya natural na hindi nila pinangangahas na mailantad ang mga kasinungalingan ni Jiang Ming. Si Jiang Ming ay walang pakialam na umiti sa oras na ito at sinabi, sa katunayan, ang mga tao sa aming pondo ay napakahina, sapagkat ang negosyong ito ay talagang kumikita. Maraming tao ang nais na kumita ng pera sa iyo. Kapag alam niya na mayroon kang impormasyon sa loob, mayroon kang paraan upang kumita ng pera. Lahat sila nais na sumama at sumakay at sundan ka upang makagawa ng isang malaking kapalaran. Panipik. Tinanong ulit ng lalaki, nga pala, Jiang Ming kapatid, anong modelo ng binili mong Phaeton? Walang pakialam nang umiti si Jiang Ming, at mayabang na sinabi, binili ko ang Phaeton, na isang W12, na isang 12-silindro na makina. Diyos ko! Napatulala ang lalaki, kapatid Jiang Ming, ito ang pinakamahusay na laban para kay Phaeton. Nagkakahalaga ng 200,000 para sa lahat. Panipik. Umiti si Jiang Ming at winagiway ang kanyang kamay, sa katunayan, wala ito. Matapos magsalita, sinabi ulit ni Jiang Ming, sa katunayan, low-key ako ngayon, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang aking tunay na kita. Bilang isang pondo, karaniwang nakatuon kami sa 12 pondo sa isang buwan. Kung ang 12 pondo na ito ay mabuti, bawat-bawat isa ay maaaring magdala sa atin ng 200,000 o kahit na mas mataas na kita. Panipik. Sa oras na ito, may nagmamadaling nagtanong, kapatid Jiang Ming, maraming taon na kaming may relasyon. Mayroon kang isang paraan upang kumita ng pera. Maaari mo bang tulungan ang iyong kapatid? Ikakasal na ako. Humingi sa akin ang biyanan ko ng 300,000 regalo. Paano ko ba ito makukuha? Kailangan kong makatipid ng pera at gumastos hanggang ngayon, at nakasave ako ng kabuoang 200,000. Sa rate na ito, ang aking kasal ay tiyak na hindi makukumpleto. Kinilala ni Charlie ang batang ito, ang kanyang pangalan ay Zhao Zuo, at siya rin ay isang ulila. Nang mabalitaan ni Jiang Ming na mayroon siyang deposito na higit sa 100,000, agad na gumalaw ang kanyang puso. Siya ay lumabo upang makagawa ng isang pondo, ang pangunahing bagay ay upang makagawa ng isang leverage. Ang mas maraming pera na namumuhunan, mas kumikita ka. Ang iyong 200,000 mga pondo sa pagsisimula ay talagang napakaliit. Panipik. Nakiusap si Zhao Zuo, kapatid Jiang Ming, sobra na ito para sa lahat ng aking biyanan, at hindi ko na ito mailabas. Tulad ng sinabi niya, nasamid siya at sinabi, si brother Jiang Ming, sa totoo lang, isang ulila na tulad ko, basahan, binubugbog ang mga anak na walang ama at ina, walang pera, kasanayan, at walang pag-aaral sa loob ng ilang taon ay katumbas ng kalahating hindi nakakabasa. Makakagawa lang ako ng pagsusumikap sa labas upang kumita ng pera. Hindi madali, at nais kong magpakasal ngayon, ngunit hindi ako maaaring mag-asawa. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako at tulungan ako para sa kapakanan ng iyong mahirap na kapatid. Panipik. Nahihirapang sinabi ni Jiang Ming, kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang nakakasakit na salita.
Upang makapaglaro kasama ang mga pondo, dapat ay may kapital kang maglaro. Napakaliit ng iyong daan-daang libo, at hindi kita mapapasok. Panipit. Tulad ng sinabi niya, humugot siya ng mga kamay nang humihingi ng paumanhin. Pasensya na pare, huwag mo akong sisihin. Kabanata 173. Ang dahilan kung bakit tinanggihan si Zhao Zuo ay talagang sinadya ni Jiang Ning na maglaro. Siya mismo ang sales director ng isang mapanlinlang na pondo, tulad ng kulog na P2P, ang kanyang trabaho ay gawin ang lahat upang lokohin ang mga hindi nakakaintindi at namuhunan sa tinatawag nilang pondo. Ngunit sa katunayan, wala sa mga pondong ito ang kumikita ng pera, at hanggat namumuhunan sila, tiyak na mawawalan sila ng pera, at ayaw pang makabawi ng isang sentimo. Sa simula, ang biyenan ni Charlie na si Elaine ay niloko ng ganitong uri ng kumpanya ng pondo. Hanggat ang pera ay ipinasok sa account ng kanilang kumpanya, imposibleng hilingin muli ito. Gayunpaman, ang nais niyang gawin ngayon ay huwag hayaan silang mamuhunan sa kanilang sariling pondo, ngunit linlanggan sila sa pagbibigay ng pera sa kanyang sarili, at magpanggap na mamuhunan sa mga pondo para sa kanila, upang mailigtas niya ang kanyang buhay sa kanilang pera una. Sa sandaling marinig ito ni Zhao Zuo, sabik na sabik siya na halos maiyak siya. Baliw na mahirap na siya at gusto niyang kumita. Naisip niya na si Jiang Ming ay maaaring magdala ng sarili upang kumita ng pera, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon siyang masyadong maliit na kapital. Kaya maaari lamang siyang makiusap, "Kapatid Jiang Ming, mangyaring tulungan mo ang kapatid, kung hindi man ay hindi alam ng iyong kapatid ang dapat gawin. Ang buhay ko ay nabigo ng ganito. Hindi mo ako pwedeng sabihin kahit ano. Iniwan ako ng kasintahan ko." Panipi. Nang makita na nakuha na ng lalaking ito ang pain, nagpatuloy si Jiang Ming sa pag-arte at sinabi, "Kapatid, hindi sa ayaw kong tulungan ka. Ang punto ay ang iyong kapital ay napakaliit at hindi madaling mag-operate." Panipi. Tulad ng sinabi niya, tila may naalala siya, at ang kanyang mga mata ay namulat, "Nga pala, mayroon akong paraan upang matulungan ka." Nagmadali na nagtanong si Zhao Zuo, "Ano ang maaaring gawin?" "Jiang Ming kapatid, mangyaring magsalita." Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Jiang Ming, "Tama iyan. Alam ko ang ilang mga kaibigan na nakikipag-ugnay sa mga pautang sa online. Hanggat nagbibigay ka ng isang ID card, maaari ka nilang ipahirim ng isang kabuuan ng pera. Bagaman ang bawat isa ay hindi gaanong, kung manghiram ka ng higit pang mga platform, maaari ka pa rin makabawi para sa isang pangkat. Hulaan ko maaari kang mangutang ng 400 o 500 libo, kasama ang 100 libo, at kailangan mong bumuo ng hindi bababa sa 600 libo. Kung ang 600 libo na ito ay inilalagay sa pondo, tatagal ng 1 linggo. Ang pagdoble ay hindi isang problema." Panipi. Sa sandaling marinig ito ni Zhao Zuo, nasamid siya sa kagalakan, "Kapatid Jiang Ming, pagkatapos ay gawin mo ang sinabi mo. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang paraan upang maipakilala ang mga pautang sa online?" Panipi. Umiti si Jiang Ming at sinabing, "Itutulak ko sa iyo ang maraming mga platform ng loan platform mamaya." Tuwang-tuwa na sinabi ni Zhao Zuo, "Kapatid Jiang Ming, hindi ko na alam kung paano ka magpasalamat. Ikaw ang aking tagabigay ng muling paglikha at ang aking pangalawang magulang." Panipi. Ulila siya at hindi na nag-aral. Hindi siya marunong bumasa at sumulat. Sa wakas ay natagpuan niya ang isang kasintahan na pangalawa. Nang makita na siya ay may asawa, ang kanyang biyenan sa hinaharap ay hindi bumitaw. Ang buhay ay halos desperado. Sa makatuwid, talagang wala siyang pagpipilian kundi ipin ang lahat ng kanyang pag-asa kay Jiang Ming. Nakita ni Jiang Ming na tama ang kanyang kaisipan at naghanda na lokohin siya sa isang malaking alon. Hayaan muna siyang manghiram ng 100 libo saan man, at pagkatapos ay pagsamahin ang kanyang sariling 100 libo. Sa kasong ito, maaaring malutas ng isang tao ang 600 libong gap ng pondo para sa kanyang sarili. Kung maaari niyang mahulog ang 2 ganoong tao, maaari niya talagang malutas ang problemang ito. Tungkol sa Zhao Zuo na ito, isugod ba siya sa kamatayan ng mga pangunahing platform ng pagpapahiram sa online sa hinaharap? Wala itong kinalaman sa kanya. Sino ang gumagawa ng lokong ibon na ito na hindi maalala? Karapat dapat itong magpait. Sa oras na ito, ang ilang mga kaibigan sa bahay ampunan ay narinig na 600 libong ay doble sa 1 linggo, at lahat sila ay naantig.
May nagsabi, Kapatid Jiang Ning, maaari mo ba akong isama sa ganitong uri ng bagay? Seryosong sinabi ni Jiang Ning, hanggat makakakuha ka ng isang bargaining chip, ang bagay na ito ay maaaring makapagpagsama sa iyo ng pera. Kung hindi ka makakakuha ng isang bargaining chip, pagkatapos ay alamin mula sa Zhao Zuo, at pagkatapos ay manghiram muna mula sa ilang mga online platform ng pagpapautang. Matapos mabayaran ang maraming pera, at pagkatapos ng malaking kita, ibabalik ang pera. Tinatawag itong nanghihiram na manok upang mangitlog. Panipi. Kabanata 974. Nang marinig ito ng lalaki, sumabog siya, Kapatid Jiang Ning, bilangin mo ako, bilangin mo ako. Si Tia Lena ay hindi nagsalita, ngunit nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang sabihin na may ilang pag-aalala. Jiang Ning, ngayon ang mga istasyon ng TV ay naglantad ng maraming mga interesadong online na platform sa pagpapautang. Nakakatakot talaga ang kumikitang interes nila. Sa palagay ko mas mabuti na huwag itong hawakan bilang huling paraan. Hindi inaasahan ni Jiang Ning na lalabas si Tia Lena upang sirain ang kanyang mabubuting gawa, at kaagad na sinabi, Tita Lena, ang mga platform na nabanggit mo ay talagang napakataas, ngunit ang mga platform na pinapatakbo ng aking mga kaibigan ay formal na formal, at ang interes ay hindi napakataas, kumpara sa kita ng aking pondo, ang puntong iyon ng interes ay halos baliwala. Panipi. Pagkatapos ng isang pagpos, sinabi ulit ni Jiang Ning, sa totoo lang, sa normal na kalagayan, ayokong gawin ang ganitong uri ng bagay. Ito ay walang pasasalamat at hindi masyadong kawili-wili, ngunit tila ang bawat isa ay isang maliit na kapareha na lumaki sa ampunan noon. Hindi ko talaga kayang panoorin silang patuloy na naghihirap mula sa kahirapan, kaya kung makakatulong ako, dapat. Panipi. Si Zhao Zuo ay nagmamadaling lumabas, Kapatid Jiang Ning, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, itulak mo lang sa akin ang lahat ng mga app ng pautang, kukunin ko agad ang utang, at pagkatapos ay ibibigay namin ito sa iyo sa isang pinag-isang paraan. Panipi. Si Charlie, na hindi pa nagsasalita, ay tumingin kay Jiang Ning sa oras na ito at nagtanong ng may interes, Jiang Ning, sinabi mo lang na nagtatrabaho ka para sa isang kumpanya sa ilalim ng pamilyang White, ngunit sa pagkakaalam ko, tila ang pamilyang White ay hindi nakagawa ng anumang negosyo sa pondo. Panipi. Ang mukha ni Jiang Ning ay bahagyang nagbago, at siya ay nagsabi, Charlie, hindi yun minamaliit kita. Ang pamilyang White ay malaki at may malawak na hanay ng negosyo. Walang pera na hindi maililipat ng mga tao. Alam mo ba si, Chi, Panipi? Hindi rin nagalit si Charlie, at nakangiting tinanong, kung gayon ano ang pangalan ng iyong kumpanya. Sumabog si Jiang Ning, ang aking kumpanya ay tinawag na Harley Insurance Fund Investment and Wealth Management Company. Sa nasabing iyon, agad na kinuha ng Jiang Ning ang kanyang card sa negosyo. Bilang karagdagan sa pangalan ng kanyang kumpanya, ang posisyon ni Jiang Ning ay nakalimbag dito, Investment Director. Nararamdaman ni Charlie na ang Harley Insurance Fund na ito ay namumuhunan sa isang kumpanya ng pamamahala ng kayamanan, kung paano ito pamilyar. Matapos itong pag-isipang mabuti, naalala niya, hindi ba ito ang kumpanya na nagsinungaling sa kanyang biyenan? Ang boss ng kumpanyang ito ay si Harley Joe at ang sumusuporta sa Orville. Ang mapanlin lang na daya at pamumuhunan ni Harley Joe sa pera ng kanyang kumpanya ay walang kabuluhan. Walang silbi para sa mga namumuhunan na nagdusel ng malaking pagkalugi upang makagawa ng mga kaguluhan, sapagkat sa suporta ng Orville, walang makakatulong kay Harley Joe. Hindi inaasahan, ang Jiang Ning na ito ay kabilang sa Harley Joe Company. Ang huling pagkakataong tumulong siya sa biyenan upang mangulekta ng mga utang, hindi niya ito nakilala. Kung nakita niya siya sa oras na iyon, dapat na siya ay maging mapagpakumbaba nang makita siya ngayon. Sa pag-iisip nito, tiningnan niya si Jiang Ning ng may interes, at nagtanong na nagtanong, ang boss ng iyong kumpanya ay tinawag na Harley Joe, tama ba? Mukhang hindi siya kabilang sa pamilyang White. Nagsasalita ka ba ng kalokohan? Panipi. Hindi inaasahan ni Jiang Ning na malalaman ni Charlie ang kumpanya niya at ang pangalan ng kanyang amo, kaya kaagad siyang kinabahan. Kung alam ni Charlie ang kanyang kumpanya, napatunayan ito na alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kumpanya. Alam din niya na ang sinabi niya kay Zhao Zuo ngayon ay kasinungalingan sa kanya. Nang kinabahan si Jiang Ning at hindi alam kung paano ipaliwanag,
Galit na tiningnan ni Zhao Zuo si Charlie at pinagsabihan, "Charlie, anong ibig mong sabihin sa taong ito?" Nagpakita ng kabaitan si Brother Jiang Ming at nais na kumita kami ng kaunting pera. "Ano ang kino-question mo dito? Nararamdaman mo ba na kung hindi ka dalhin ni Brother Jiang Ming upang kumita, nagagalit ka?" Panipik. Nagulat si Charlie kay Zhao Zuo at hindi mapigil ang mapangutsa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang uri ng mabahong basahan na ito ay talagang walang magawa. Wala siyang antas sa edukasyon at walang kakayahang hatulan ang tama sa mali. Mabait niyang nais na hilahin siya sa harap ng fire pit. Tumalikod siya sa kamay at pilit tumalon pababa. "Kung ito ang kaso, gawin ito." Kaya agad niyang sinabi kay Jiang Ming, "Siguro naalala ko ito ng mali, sorry." Kabanata 175. Si Charlie ay hindi kailanman isang masamang tao. Minsan tiningnan niya ang ibang tao ng nakakaawa at nais na hilahin sila. Ngunit ang premise ay ang iba pang partido ay dapat malaman ang mabuti at masama. Kung ang ibang partido ay hindi alam ang mabuti o masama, hindi siya kailanman gagamit ng isang mainit na mukha upang idikit ang malamig ng isang tao **. Ang ilang mga tao ay matigas ang ulo, mas mahusay na ipaalam sa kanila na tikman ang presyo. Gayunpaman, ginawa niya ito mismo, at mahuhulog siya sa butas ng apoy sa hinaharap at masusunog hanggang sa mamatay nang hindi nagreklamo. Kaya't sadya niyang binago ang paksa, at kaagad na sinabi, "Kung nais mong pamahalaan ang pera, bumalik ka lamang at makipag-chat sa isang pangkat ng privado. Narito kami upang anyayahan si Tita Lena para sa hapunan. Matagal na kaming hindi nag-order ng anumang pagkain." Panipik. Kaagad na lumapit si Jiang Ming na may interes at ngumiti at sinabi, "Halika rito, bigyan ng menu ni Tia Lena, at maaari itong utusan ni Tita Lena." Nagmamadaling kumaway si Tia Lena sa kanyang kamay at sinabing, "Hindi, hindi, hindi pa ako nakakarating sa gandang lugar. Hindi ko alam kung paano mag-order ng anumang pinggan, kaya kayong mga kabataan dapat itong mag-order." Panipi. Kinuha ni Jiang Ming ang menu nang hindi ito binibitawan, at nakangiting sinabi, "Mag-o-order ako nito." Pagkatapos ay agad siyang nag-recruit ng isang waiter at sinabi, "Halika, yum-order ako." Dumating din ang waiter, at agad na nagsimulang mag-order si Jiang Ming, ngunit napaka-eskema niya sa oras na ito, ang pag-order lamang ng mamahaling pinggan. Pagdating pa lang niya, nag-order siya ng premium abalone para sa lahat. Ang ulam na ito ay nagkakahalaga ng 1,888 bawat tao. Sinulyapan ni Zhao Zuo ang menu at bulalas, "Oh, kapatid Jiang Ming, masyadong mahal ang ulam na ito. Mag-order lamang ng ulam na ito at nagkakahalaga ito ng higit sa 20,000. Kami, hindi namin kayang bayaran ito. Bumaba ka na, panipik." Sapagkat ang panukala ni Jiang Ming para sa pagkain na ito ay binabayaran niya ang kalahati ng pera, at ang natitirang pera ay binabayaran sa sistema ng Dutch, na nangangahulugang kailangang magbayad ang lahat, ngunit ang kanyang panukala ay medyo mas mababa kaysa sa sinabi niya dati. Ngunit sa sandaling ang pagkain ay masyadong mahal, kahit na ang Jiang Ming ay magbabayad mismo ng kalahati nito, ang natitirang kalahati ay isang mabigat na pasanin para sa iba. Si Jiang Ming ay tumingin kay Zhao Zuo na may pagkasuklam sa oras na ito, at sinabi, "Hindi nakakagulat na ang iyong biyenan sa hinaharap ay kagat ng nobyo at hindi bibitaw. Tulad mo, takot na takot ka sa paglabas mo para kumain. Ang iyong biyenan ay dapat na mas mahalaga. Nobya, baka ang asawa niya ay masaktan sa hinaharap. Paano kung takot na takot ka na hindi ka rin naglakas loob na mag-order ng pagkain kung ang pagkain na ito ay para sa iyong magiging biyenan? Ano ang tingin sa iyo ng mga tao?" Panipik. Si Zhao Zuo ay mukhang medyo nahihiya, at sinabi na nalulumbay, "Kapatid Jiang Ming, wala akong pera. Sa totoo lang, nabubuhay ako ngayon sa 101 linggo upang makatipid ng pera. Uminom ako ng malamig na tubig at kumakain ng mga steamed buns sa dormitoryo ng kumpanya araw-araw. Hindi ko kayang bumili ng 1 dekuryenteng initan ng tubig." Malamig na sinabi ni Jiang Ming, "Hindi nakakagulat na mahirap ka. Sa iyong kaisipan at iyong pilosopiya sa pagkonsumo, hindi ka maaaring kumita ng pera. Sino ang mahirap kung hindi ka mahirap?" Panipik. Pagkatapos ng isang pagpos, sinabi ulit ni Jiang Ming, "Ano ang pera? Ang pera ay dapat nagugulin bago ito kumita. Ano ito kung hindi ito ginastos?
Ito ay papel sa pitaka at mga numero sa bangko. Tsaka pumayag na ako. Aayusan kita ng pera. Kung hindi mo kayang bayaran ang maliit na pagkain na ito, hindi kita babayaran bilang kaibigan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nang marinig ito ni Zhao Zuo, agad niyang isinara ang kanyang bibig na may interes. Itinuring niyang Jiang Ming ang kanyang buhay na dayami, kaya't hindi pa rin niya masuwi si Jiang Ming. Kung hindi man, walang pag-asa sa buhay. Nadama din ng iba na ang pag-order ni Jiang Ming ay labis na labis, ngunit pagkatapos makinig sa sinabi ni Zhao Zuo, nahihiya ang lahat na magsalita muli. Nararamdaman nilang lahat na pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay nagbabayad ng kalahati sa kanilang sarili, at maraming tao na nagbabayad ng kalahati. Kung ang bawat isa ay tinawag pa rin mahirap, hindi nila may save ang mukha. Sa oras na ito, sinabi ulit ni Jiang Ming sa waiter, dalhan mo kami ng yulang na may bigat na 5 libra. Tumango ang waiter at sinabi, sir, ang aming premium na yulang dito ay 688 kilo, okay lang ba yon? Kabanata 876. Nagwagayway si Jiang Ming ng kanyang kamay nang walang pakialam, at sinabing, oo, syempre kaya mo. Kung hindi mo kaya, ibigay mo lang sa akin. Panipik. Matapos magsalita, sinabi niya, oo, ang alas ng spades champagne, magbigay ng 2 bote. Binuksan ng waiter ang kanyang bibig at sinabi, sir, 1 bote ng champagne of spades ay 18,888. Hindi ito mare-refund para sa pagbubukas ng bote, okay. Panipik. Sinabi agad ni Jiang Ming, oo. Bilisin mo at dalhin mo muna. Panipik. Narinig na nag-order siya ng 2 bote ng alak na nagkakahalaga ng 18,888 ng sabay-sabay, agad na hindi nakaupo ang lahat. Matapos gawin ito, ang pagkain ay nagkakahalaga na ng higit sa 60,000. Kahit na ang lahat ay nagbabayad ng iba pang kalahati, hindi bababa sa 30,000 sa taong ito. Kung ang sistema ng Dutch ay ginamit, kung gayon ang bawat isa ay kailangang magbayad ng hindi bababa sa 2,000. Biglang sinabi ni Zhao Hao na may kahihiyan, Jiang Ming, hindi namin kailangang maging labis-labis na kumain. Ngayon, inimbitahan namin si Tita Lena na kumain, at natanggap ang alikabok para kay Tita Lena. Kagagaling lang ni Tita Lena mula sa karamdaman at hindi dapat uminom. In-order mo ang 2 bote na ito. Ano ang ibig sabihin ng alak? Panipik. Mapanghamak na sinabi ni Jiang Ming, Zhao Hao, minamaliit lang kita dahil sa pagiging mahirap, kumakain lang ng pagkain, takot ka ba sa pagiging balahibo? Matapos ang pagsasalita, hindi na niya hinintay na magsalita si Zhao Hao, at agad na sinabi sa waiter, magdala sa amin ng 1 pang malaking grouper, 1 paligpit ng petang sa abalone sauce para sa bawat isa. Inaasahan lang ni Jiang Ming na magkaroon ng higit upang kumita siya ng higit. Ang iba pa ay medyo nag-alala, iniisip na ang pagkain ay kumalat at lahat ay kailangang magbayad ng sobra. Ngunit ang bawat isa ay nahihiya na punatan ang kanilang mga mukha, at walang sino man ang nahihiya na sabihin na hindi nila kakainin ang pagkain na ito sa oras na ito, kung tutuusin, narito pa rin si Tita Lena. Si Tita Lena ay hindi nakaupo pa rin sa oras na ito. Kinakabahan na sinabi niya, Jiang Ming, talagang hindi kami gaanong magastos sa pagkain, at masyadong mahal ang mga gamit mo. Seryoso ako nanginginig. Maaari ba kaming mag-order ng murang pinggan? Pagluluto sa bahay. Panipik. Si Jiang Ming ay ayaw na pakawalan ang anumang pagkakataon para sa pera, kaya natural na hindi niya kusang kumakain lamang ng 1,000 para sa pagkain ito, kung hindi man ay hindi siya makakagawa ng anumang pagkakaiba. Kaya't dali-dali niyang sinabi, Tita Lena, ngayon magluluto ka lang at kakain. Namin ang natitira. Pinalaki mo kami, ang iyong kabutihan sa amin ay mas mabigat kaysa sa anupaman. Paano ang tungkol sa paggastos ng 1,000 upang anyayaan kang kumain? Kahit na gumastos ako ng 30,000, 40,000, o 50,000 ngayon, sumasang-ayon ako na gugugol ko ito ng kusa. Panipik. Matapos magsalita, sinadya niyang tumingin sa paligid, pinapanood ang ekspresyon ng lahat. Ang sinabi niya ngayon ay talagang pagnanakaw sa moral. Napakalinaw na ng subtext, bakit? Napakabait sa kanila ni Tita Lena, pinalaki sila, at inaanyayahan na kumain ng hapunan, ayaw nilang gumastos, posible ba ito? Siguradong kaagad na sinabi niya ito,
Lahat ay hindi naglakas loob na ipahayag ang anumang hindi nasisiyahan o oposisyon. Naisip na ng lahat ang tungkol dito sa kanilang mga puso. Dahil naimbitahan si Tia Lena sa hapunan, magkakaroon tayo ng dugo. Biglang naramdaman ni Charlie na may mali. Ang paghuhusga mula kay Jiang Ming ay sadyang nag-crash ng kotse upang hindi igalang ang kanyang pusta. Alam niya na ang taong ito ay tiyak na hindi isang mapagbigay na tao, at tiyak na isang kontrabida. Kaya bakit ang isang hindi gaanong mapagbigay na maliit na tao ay napaka mapagbigay kapag nag-order ng pagkain? Maaaring ang higit pang mga order para sa pagkain na ito ay mabuti para sa kanya. Gayunpaman, dahil sinabi ni Jiang Ming na kailangan niyang magdala ng kalahati ng pagkain, hindi siya dapat maging suporta ng restoran. Pagkatapos ay may isa pang posibilidad na natitira, maaaring ibayad ng Jiang Ming ang pagkain. Ito ay lumabas na ang Jiang Ming na ito ay binibilang ang lahat. Kung ito ang kaso, maaari mo rin siyang bigyan ng isang pangkalahatang plano. Sa pag-iisip dito, sinabi ni Charlie, lahat, tara na. Para sa pagkain ngayon, kami at si Jiang Ming ay isa at kalahati, at ang iba ay hindi kailangang magbayad ng isang sentimo. Kahit na ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng 200,000, magiging tayong dalawa. Kabanata 977. Nang marinig ito ni Jiang Ming, kaagad siyang ngumiti ng sarcastic, "Oh, Charlie, kaya mo ito, magyabang, huwag mo ring i-type ang draft." Ngumiti ng mahina si Charlie at sinabi, "Ano ang pinagyayabang? Kung hindi ka naniniwala sa akin, magbayad muna tayo ng 100,000 ng maaga, at kakain tayo ng 200,000 ngayong gabi. Ano sa tingin mo?" Matapos makinig kay Jiang Ming, nasasabik siyang sinabi, "Totoo ba ito?" Direkta na kinuha ni Charlie ang kanyang mobile phone, binuksan ang Alipay, at sinabi sa waiter, "Halika, i-scan ang QR code upang magbayad." Pagkakita nito, tatalo na si Jiang Ming sa tuwa. Ang nais niya ay kumain ng mas maraming pagkain, at pagkatapos ay makakakuha siya ng higit na pagkakaiba sa presyo kapag bayaran mo ang aking sarili. Ngunit ang mga kaibigan ng grupong ito ng mga institusyong pangkapakanan ay talagang kain na hinala. Nagkwentuhan na sila doon at hindi alam kung gaano ito nakakainis. Handa ngayon si Charlie na kasangkot, at magbayad ng 100,000 ng paisa-isa. Hindi ba malinaw ito upang mabigyan siya ng pera? Nagbabayad din siya ng 100,000, ngunit maaari siyang magbukas ng isang invoice sa halagang 200,000. Pagkatapos niyang bumalik, sasabihin niya sa boss na ang pagkain na ito ay para sa isang super customer. Posibleng makipag-ayos sa isang benta ng 10 milyon. Tiyak na igagalaw ng boss ang kanyang kamay. Naisip niya ito ngayon, ang buhay ang pinakamahalagang bagay. Sininungalingan muna ang dalawang kaibigang ito na nais kumita sa kanila, at pagkatapos ay bumalik sa kumpanya, iniulat ang 200,000 at nalutas ang problema ni Abner. Tungkol sa kung ang boss ay magbabayad ng mga account pagkatapos ng taglagas, oras na upang isaalang-alang ito. Kung tutuusin, si Abner ang pinakamalaking banta sa kanya ngayon. Kaya't dali-dali niyang inilabas ang kanyang mobile phone at sinabi kay Charlie, "Aba, dahil napaka-refresh mo, saka magbabayad din ako ng 100,000. Nais ni Tia Lena na dissuade ang kanilang dalawa, ngunit sinabayan siya ni Charlie ng kamay upang hudyat na huwag siyang mag-alala. Para kay Charlie, nagkakahalaga man ito ng 100,000 o 200,000 para sa isang pagkain, ito ay isang ambon lamang. Ang nais niyang gawin ay huwag hayaang magtagumpay si Jiang Ming. Sa oras na ito, kinuha ng waiter ang POS machine at ginamit ang pagpapaandar sa pag-scan ng code upang magbayad, at ang bawat swipe ay 100,000 mula sa dalawang Alipay. Matapos kampirmahing dumating na ang 200,000, nakangiting sinabi ni Jiang Ming, "Sa kasong ito, mag-order pa tayo ng mas mabubuti. Waiter, bigyan kami ng lahat ng magagandang alak, masarap na pagkain, at mahusay na pagkaing dagat na mayroon ka rito, kumuha lamang ng mga larawan. Sa 200,000, ang gusto ko ay gugulin ang lahat ng 200,000 ngayon, nang walang natitirang solong punto." Panipik. Hindi inaasahan ng waiter na makakasalubong niya ang isang mayamang lamesa ngayon, at kaagad na sinabi ng umiti, "Huwag kang mag-alala, magsasagawa ako ng mga kaayusan na dalhin muna sa iyo ang alak." Nang mabalitaan na masisiyahan sila sa isang pagkain na 200,000, marami sa mga kaibigan sa iisang mesa ang nasasabik at hindi maaga.
Lalo na si Zhao Zuo, na mukhang mapait na melon, ay napakasaya na ang kanyang bibig ay halos bukas sa ugat ng kanyang tainga. Nag-aalala lang siya ngayon dahil ayaw niyang gumastos ng higit, ngunit ngayong nakikita ang 200,000 na pagkain, may nagbayad na para dito, at hindi pa siya nagbabayad ng isang sentimo. Labis siyang nasasabik na hindi na siya makapaghintay na pumunta sa banyo at palabasin ang lahat ng kanyang kinakain dati. Sa ganitong paraan walang laman ang kanyang tiyan at maghintay na kumain ng mga susunod na magagandang bagay. Maraming basahan ang may ganitong uri ng kaisipan. Kung gumastos siya ng kanyang sariling pera upang gumawa ng isang bagay, maaaring mas maging komportable siya kaysa mabugbog. Ngunit kung hindi niya kailangang gumastos ng pera sa bagay na ito, o kung ang ibang tao ay gumastos ng pera, siya ay tumakas. Mas mabilis kaysa sa sinuman, tumawa ng mas masaya kaysa sa sinuman. Upang putulin ito, ito ang hari ng Proust. Toots. Di nagtagal, nagdala ang waiter ng lobster, abalone at iba pang mga napakasarap na pagkain mula sa mga bundok at dagat, at kahit na isang buong inihaw na baboy na nagsusu, malambot sa labas at malambot sa loob, na nagpapalabas ng isang walang kapantay na aroma. Galit na kinain ni Zhao Zuo ang lahat ng uri ng mabubuting bagay, habang may hawak na isang basong alak, na bumubuhos sa kanyang bibig. Kabanata 178. Para sa halos 20,000 isang bote ng champagne, ni hindi niya ito naamoy sa kanyang buhay, pabayaan na lamang itong inumin, kaya sa ganitong uri ng magandang pagkakataon, nagpasya siyang uminom ng sapat. Sa oras na ito, ang paanang paan ni Jiang Ming na si Ronel, habang kumakain ng inihaw na baboy na nagsusu, ay sinabi ng flat, "Ano ang pakiramdam ko na ako ang naging pinakamayamang tao sa lungsod, ang mabuting kapatid na lalaki, kung nasaan tayo ngayon?" Ang eksenang ito ay halos kapareho ng eksena sa pelikula kung saan sila kumakain at umiinom sa hotel. Panipi. Paglabas na ng mga salita, agad silang tumunog sa ibang mga tao, at ang lahat ay tumango at tumawa, "Oo, tama, medyo may katuturan iyon." Umiti muli si Ronel at sinabi, "Salamat sa kapatid Jiang Ming, salamat sa kapatid Jiang Ming." Nagagalit na sinabi ni Xiaofen, "Bakit ka lang ba magpapasalamat kay Jiang Ming?" Binayaran din ni Brother Charlie ang kalahati ng pera para sa pagkain na ito, okay. Panipi. Masungit na sinabi ni Ronel, "Kinain ko ang kalahati ni Brother Jiang Ming at kinain mo ang kalahati ni Charlie, kaya't pinasalamatan mo siya, wala itong kinalaman sa akin." Sa oras na ito, si Zhao Zuo, na kumakain na may isang bibig na may langis na bibig, ay naglaan lamang ng oras at nag-react sa paksang pinag-uusapan lamang ng lahat. Umunguya pa rin siya sa lahat ng uri ng karne at hindi malinaw na nagtanong, "Na pala, ano ang pinagsasabi mo ngayon? Ang pinakamayamang tao sa city, bakit hindi ko maintindihan?" Panipi. Sumimangot si Zhao Hao at tinanong, "Ang pelikula. Ang pinakamayamang tao sa Hong City, ang ginampanan ni Shen Teng, ay ipinakita sa mga sinehan kanina at sobrang init ng takilya. Hindi mo ba napanood?" Panipi. Sinehan. Kaagad na sinabi ni Zhao Zuo na mapanghamak, "Hindi ako pumunta sa sinehan upang manood ng mga pelikula, kaya bakit ako ginagastos para mapanood ang mga pelikulang kanilang ginagawa? Hindi ba nababaliw sa pera ang mga taong ito? Ito ay halos pareho kung ipapakita mo sa kanilang lahat ng libre. Palagi akong pumupunta sa internet at humihiling sa iba para sa mga mapagkukunan, at kapag bumalik ako ngayong gabi, humihingi ako ng mapagkukunan upang mapanood ang pelikulang ito." Panipi. Bobo. Malamig na sinabi ni Zhao Hao, "Zhao Zuo, sobra ka ng samantalahin, tama ba? Ang mga tao ay namuhuna ng daan-daang milyon sa paggawa ng isang pelikula, at maraming mga direktor, kamera, dramatista, at artista. Kung ang pagsusumikap na kanilang pinagsama sa mahabang panahon ay libre para sa mga taong katulad mo, sino ang gagawa ng pelikula? Hindi mawawala ng pera ang kumpanya ng pelikula at telebisyon." Panipi. Narinig ni Zhao Zuo na sinasakal ni Zhao Hao ang kanyang sarili, at masungit na sinabi, "Shush the F**k and give me this set, wala lang akong sapat na kalamangan, gusto ko lang na hindi mag-aksaya ng pera, kahit gusto nila ng pera, nanalo ako, ibigay mo? Anong problema? Hindi pwede, hindi ko lang siya binabayaran, ngunit pinupuntahan ko rin siya online, pinagalitan siya dahil sa masamang paggawa ng pelikula, pinagalitan siya dahil sa masamang pag-arte, pinagalitan siya ng masyadong mabagal ang paggawa ng pelikula,
Makakaya mo ba ito? Ano ang isang aso pagkuha ng isang mouse? Panipik. Galit na sinabi ni Zhao Hao, nagmumura ka pa rin matapos mong samantalahin ito. Hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot sa pagganti kung sinabi mo ang mga ganyang bagay. Panipik. Si Zhao Zuo ay pumulupot sa kanyang mga labi, ano ang paghihiganti? Gayunpaman, ako ay isang ulila, kanino ako kinakatakutan? Natatakot ba ako sa kamatayan? Panipik. Si Zhao Hao ay nasamid at walang imak. Kapag ang isang tao ay walang kahihiyan sa puntong ito, sinasabing ang anumang bagay ay walang silbi. Kaya't hindi siya nag-abala na magpatuloy na maging matapat sa mga ganoong tao. Dumiretso si Charlie habang pinapanood mula sa gilid. Ang ilang mga tao ay maaaring umakyat at maging masters sunod-sunod, kahit na sila ay mula sa isang mapagpakumbabang background, ngunit ang ilang mga tao ay magiging basahan at ilalim ng lipunan. Tulad ni Zhao Zuo, siya ay naging isang tagapayat ng walang kadahilanan. Hindi igalang ang iba, huwag igalang ang sarili, iniisip lamang ang kumita ng pera at samantalahin sa kanilang isipan, ang ganitong uri ng mga tao ay madalas na naghihirap. Matapos hulaan ang pagkain na ito, desperado siyang luluhod at dilaan si Jiang Ming. At hindi mag-aalangan si Jiang Ming na pigain ang labis na halaga mula sa kanya. Sa oras na iyon, baka hindi siya umiyak. Ngunit hindi sa ayaw niyang bigyan siya ng kamay. Ang punto ay ang taong ito ay hindi sa lahat mabuti o masama, at wala siyang kaalaman sa sarili hanggang ngayon. Ginawa nitong hindi makapaghintay si Charlie upang makita kung ano ang mangyayari sa pagtatapos ni Zhao Zuo. Kabanata 179. Nang nasisiyahan ang lahat sa 200,000 pagkain, nagpunta si Charlie sa front desk at sinabi sa clerk ng front desk, "Kumusta? Panauhin ako sa table 03 sa lobby, mangyaring bigyan ako ng invoice." Nagmamadaling nagtanong ang waiter, "Hello, sir, ito ba ang mesa na may 200,000 na pagkonsumo?" "Oo," tumango si Charlie. Muling tinanong ng waiter, "Nag-issue ka ba ng isang kumpanya o personal na invoice?" Sinabi ni Charlie, "Magsimula tayo ng isang tao." "O sige, Ginoo, maaari mo bang iwan ang iyong pangalan?" Tumango si Charlie at sinabi, "Ang mga dahon ng dahon, ang mga bituin ng mga bituin." Nagmamadali na manipulahin ng waiter ang computer at pagkatapos ay ilagay ang invoice sa invoice printer. Sa pamamagitan ng isang tunog ng tunog, isang invoice ng pag-cater na may pangalan ni Charlie at ang halagang 200,000 ay nakalimbag. Nakuha ni Charlie ang invoice at sinuri ito. Matapos makumpirma na walang problema sa invoice, nagpasalamat siya sa waiter at bumalik. Sa parehong oras, siya sneered sa kanyang puso, "Jiang Ming, hindi mo dapat naisip na ako ay kumilos muna, tama." Pagkatapos ay bumalik siya sa kapagkainan at nagpatuloy na kumain kasama ang lahat. Tinanong siya ni Claire sa gilid sa mahinang boses, "Charlie, sabihin mo sa akin ang totoo, pinipigilan mo ba ang ilang masamang mata?" Sinabi ni Charlie, "Hindi, napakahusay kong tao, anong uri ng masamang mata ang maaari kong pigilin?" Ibinaba ni Claire ang kanyang tinig at sinabing, "Palagi kong nararamdaman na ang iyong pagkain ay tila kinakalkula si Jiang Ming." Tumango si Charlie at ngumiti, "Mabuting asawa, tama ka." Tumawa si Claire at tumango, "Nakakainis talaga ang ganitong klaseng tao, sinusuportahan kita." Ngumiti si Charlie, "Talagang mabuting asawa ko." Namula ang mukha ni Claire at nahihiya ang kanyang puso. Tuldok 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 tuldok. Matapos ang tatlong bilog na alak, tumayo si Jiang Ming na nahihilo at sinabi, "Pupunta ako sa banyo, magpatuloy ka sa pag-inom, lahat ay uminom ng higit pa, na maotay, na ang maotay ay hindi dapat iwanan. At ang champagne na, ito ay 20,000 bawat bote." Panipik. Nang makita ito ni Zhao Zuo, dalidali siyang tumayo at sinabi ng flat, "Kapatid Jiang Ming, tutulungan kita sa banyo." Matapos magsalita, tumayo siya at hinawakan si Jiang Ming gamit ang kanyang brazen na suporta. Iwinagayway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Hindi ako masyadong umiinom, kaya't uminom ako ng sobra." Nahihiyang sinabi ni Zhao Zuo, "Kung gayon sasamahan din kita." Papunta sa banyo, ngumiti si Zhao Zuo at sinabi, "Kapatid Jiang Ming, lihim kong natapos ang mga loan app na pinapayagan mong gawin ko. Huwag mong sabihin. Hindi lamang ang wifi ng hotel ay walang password, ang bilis ng internet ay napakabilis din."
Ito ay mas mabilis kaysa sa internet break sa aking kumpanya na dormitoryo. Parang isang malaking bargain, panipik. Si Jiang Ming ay tumingin sa kanya ng may paghamak, alam sa kanyang puso na ang Zhao Zuo na ito ay walang kahihiyan kaysa sa kanyang sarili, at hindi mabilang na beses na higit pa sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil gustong gusto niyang samantalahin siya ng sobra kaya't may pagkakataon siyang salubungin siya. Sinabi niya kay Zhao Zuo, maaari kang direktang humiram ayon sa pinakamataas na halaga at kung magkano ang maaari mong hiramin. Matapos mailabas ito, ilipat ang pera sa aking card, at pagkatapos ay tutulungan kita na patakbuhin ang pondo. Makalipas ang isang linggo, tatawag ako sa iyo upang kolektahin ang kita at punong guro. Panipik. Si Zhao Zuo ay nagmamadaling tumango at nagbigay ng puri, kapatid Jiang Ming, napaka-interesante mo. Mapalad talaga akong makilala ang isang kaibigan na tulad mo. Mukhang ang pagsunod sa iyo, tiyak na darating ang aking kasal. Panipik. Sinabi ni Jiang Ming, bilasan mo muna at ilabas ang pera. Malapit na akong magpatakbo ng isang bagong pondo. Kung hindi mo mabilis na mailabas ang pera, hindi mo mahuhuli ang tren na ito. Huwag mo akong sisihin sa hinaharap. Panipik. Kabanata 180. Sinabi agad ni Zhao Zuo, kapatid Jiang Ming, nakita ko ito sa app ngayon lang. Hiniling nila na ang harap at likod ng ID card ay dapat munang may upload. Wala ang aking ID card, nasa dormitory ito. Huwag mag-alala, ito ang magiging una pagkatapos kong bumalik. Ang bagay ay mag-upload ng impormasyon sa ID card upang magawa ang utang. Panipik. Sige. Tumango si Jiang Ming, at habang guminhawa, sinabi, kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon. Huwag palalampasin ang isang magandang pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo ang isang malinaw na paraan upang kumita ka ng mas maraming pera. Panipik. Pagkarinig ni Zhao Zuo nito, umiling siya sa sobrang kaba, at hindi sinasadya na maupay ang kanyang kamay, ngunit wala siyang pakialam dito, kaya't pinunasan niya ng mabilis ang binti ng pantalon, binaling ang mukha at tinanong si Jiang Ming sa tabi niya, kapatid Jiang Ming, ano ang Ming Wei? Kapatid, humingi ka ng payo. Panipik. Sinabi ni Jiang Ming, napakadali, kung makakakuha ka ng 600,000 para sa akin, matutulungan kita na kumita ng 600,000 sa isang linggo, kung makakahanap ka ng isang taong manghiram ng 1,000,000 pa, makakatulong ako sa iyong kumita ng higit pang 1,000,000. Kapag humiram ka ng 1,000,000, maaari kang mangako sa iba ng 200,000 na interes, at ang iba ay magiging labis na interesado. Sa ganitong paraan, makakagawa ka ng netong kita na 800,000 na pagkakaiba sa interes. Hindi ka ba nito mapapasaya? Panipik. Huwag pag-usapan ang tungkol sa 300,000 regalo sa oras na iyon, kahit na ang isang paunang bayad para sa isang 3 silid tulugan na apartment ay sapat na. Nang marinig ito ni Zhao Zuo, bigla siyang nasabik. Gayunpaman, hindi niya alam sandali kung saan dapat siya humiram ng napakaraming pera. Kung tutuusin, siya ay ulila na walang kamag-anak at walang dahilan. Sino ang gugustang magpahiram sa kanya ng napakaraming pera? Nang makita na siya ay medyo nag-alala, alam ni Jiang Ming na dapat niyang isaalang-alang ang isyong ito, kaya sadya niyang binigyan siya ng isang ideya, sinasabing, sa katunayan, maaari kang pumunta sa iyong kasintahan at sabihin sa iyong kasintahan na mayroon kang kwento sa loob gumawa ng pera. Ang balita, basta mamuhunan ka ng 1,000,000, maaari kang kumita ng 200,000 na interes sa 1 linggo. Panipik. Hayaan mong tanungin niya ang kanyang ina, ang magiging biyanan mo, kung mayroon siyang interes. Kung interesado ang hinaharap mong biyanan, hindi ka lamang bibigyan niya ng 1,000,000, ngunit kapag naggamit siya ng 200,000 na interes, madirama niya na ang iyong magiging manugang ay napakahusay at napakamay kakayahan. Panipik. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang nakakakuha ng isang margin ng interes na 800,000, ngunit nakuha mo rin ang pabor ng iyong hinaharap na biyanan, pinatay ang 2 ibon gamit ang 1 bato. Agad na nasabik si Zhao Zuo. Tiningnan siya ng kanyang biyanan, at ngayon ay may pagkakataon na siyang huminga. Kaya kaagad niyang sinabi, kapatid Jiang Ming, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong bumalik ngayong gabi, tatawag ako sa kasintahan upang linawin ito. Panipik. Tumango si Jiang Ming, sinuot ang pantalon, hindi hinugasan ang mga kamay, at sinabi kay Zhao Zuo, pupunta ako sa front desk, bumalik ka muna.
Hindi rin naghugas ng kamay si Zhao Zuo. Dali-dali siyang lumapit at nagtanong ng may pag-aalala, "Kapatid Jiang Ming, ano ang gagawin mo sa front desk? Hindi ba nais aayos ng maaga ang account?" Panipi. Walang pasensya na sinabi ni Jiang Ming, "Mayroon akong isang bagay na mali, maaari kang bumalik, huwag mag-alala tungkol sa akin." Tumanggo kaagad si Zhao Zuo at magalang na sinabi, "Okay lang yan, kapatid Jiang Ming, babalik muna ako. Sa totoo lang, ang champagne talaga ay mabuti. Wala pa akong sapat, hehe." Jiang Ming hummed isang tawa at naisip sa kanyang sarili na ang siya ang F**king basahan at ito ay isang sobrang basahan na hindi maaaring samantalahin ng sapat. Ngunit gusto niya ang ganitong klaseng basahan ng walang IQ. Ang ganitong klaseng basahan ay talagang madaling lokohin. Kaagad, umalis siya ng banyo at lumakad sa front desk na humuhuni ng kaunting kanta. Pagdating sa front desk, inilabas niya ang kanyang business card at iniabot sa waiter sa front desk. Sinabi niya na may isang pagpapahayag ng puwersa, ang talahanayan no 03 sa lobby ay ang talahanayan na kumonsumo ng 200,000. Bigyan mo ako ng isang invoice. Sundin ang pangalan ng kumpanya sa aking business card. Panipi. Nagmamadali na sinabi ng waiter, paumanhin, Ginoo, ang invoice para sa iyong mesa ay naibigay ng isang Ginoo ngayon lang. Ano? Nahihilo si Jiang Ming at lumabo, sino ang nagbukas nito? Sinabi ng waiter, binuksan ito ng isang Ginoong nagngangalang Wade, tinawag na Charlie, dapat ba siya ay kasama mo? F**k. Nang marinig ito ni Jiang Ming, tumaas ang dugo niya. Inilayo ni Charlie ang invoice kaya't hindi siya mabayaran. Hindi ba nangangahulugan na sa halip na kumita ng pera mula sa pagkain na ito, nawala din sa kanya ang 100,000? Sa pag-iisip